Magandang hapon na magandang umaga sa inyo lahat. Nahantok na ba kayo? Nahantok na ba? Nandiyan pa ba kayo? Wala ako kausap eh. Nandiyan pa kayo? Magandang umaga sa inyo lahat. So again, ako po si Pastor Reyes. Mag-aaral tayo ngayon ng Bible. So last week, nag-aaral tayo, di ba? Last week, nag-aaral din tayo. But this time, ganun pa rin kasi ito pinaportarte sa church, okay? Sa Lutheran Church, yung sabi ito, pag nag-aaral tayo sa Lutheran Diyos, ito ay church. Pero pa sa inyo, na-share na, salamat. Ligtas na ba kayo? Sigurado kayo sa langit? Sino ay sigurado na taas ang kamay? Na-share na. Well, hindi pa, magsabi kayo ah. Okay. But this time, basahin po natin sa Luke 18. Okay, kisama natin yan. Pag-uusapan natin yan. Sa Luke 18, alam mo ba yung Luke? Nakantahan, tapos na nakantahan. Maganda yung kanta natin, di ba? Maganda, alalim yan. Dito tayo sa Luke 18. Kaya nang ilocate yung Luke, page 252. 252. Lucas. Okay. So, pakilipat sa kabila, 251. At 251, dyan ka sa Luke 18. Umpisa natin sa tara lang natin sa 15. Okay, mamahigil lang. Babasahin ko sa English, babasahin ko sa Tagalog, ha? Ay, kita niyo na. Sino walang Bible? Sabi ka ng Bible. Ito daw, may Bible, oh. Ba't pangunan sa inyo ng Bible? Ito, si Kuya Christian. Kailangan niyo ba? Ito, si Kuya. Ito, si Kuya. Si Sairi. O baka eh, babalik na yan na kasi hindi na kayo dala yung Bible. Si Katrina. Babalik niya ba? Si Diana. Sino si Diana? Yun. Para nalalaman ko lang. Sino si Diana at si Denise. Ha? Si Denise, masingkit. Tama ba? Si Denise ba yung singkit? Diana. Sino masingkit? Si Denise. Tama? Yan. Hindi ba? Sige, tignan niyo sa Luke 18:15. Okay, pampasahin ko sa English. Pampasahin niyo ng malakas sa Tagalog. Okay? So, dyan na? Sino ma'am dyan na? Okay, so this time, pasahin ko sa English. And they brought... Uy, still. Ako muna. And they brought unto him also infants that he would touch them. But when his disciples saw it, they rebuked them. Tagalog, yun, let it go. Oh, madali ha. Sabay-sabay. Subukan nyo magsabay-sabay. Ready, go. Sita. Upa. Datapuan. Oh, 16. But Jesus called them unto him and said, suffer little children to come unto me, and forbid them not, for of such is the kingdom of God. Datapuan, hinawag nila ni Jesus, at sinabing,
Whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child shall in no wise enter therein. Malaman, makilala nyo na si Jesus.
Kasi pag hindi nyo nakilala si Jesus ngayon, sino makikilala nyo? Yung mga peking Jesus. Alam mo ba may mga peking Jesus? Meron, kaya nga tinuturo natin eh. Yung totoong Jesus. Sabi ng totoong Jesus, mag-ingat kayo. Kasi may mga pupunta sa inyo na managpapanggap. Alam nyo nagpapanggap mga bata? Kunwari, sila si Jesus, hindi pala. Kunwari, pastor sila, hindi pala. Alam nyo ba marami yung tuturo ng Bible ngayon, mga lumulungong? Marami pa dyan, mga bakla. Gusto nyo ba ng bakla? O ikaw, gusto nyo ba ng bakla yun? Kaya lang yung sinasabi sa inyo, yung cellphone, okay, yung mga mayaman, nasa Tito Bill and Joey, alam nyo ba, bakla yun? Pero nagbabakla-baklaan sila, di ba? Si Vice Pang. Si Vice Pang, eh. First time, hindi yung first time, di ba? Si Vice Pang, di ba? Gusto nyo ba kinapanood yun? Pero pag wala kayong ibang papanood, yun ang papanood ninyo kasi yun lang, di ba? Kaya dapat bata pa kayo, sabi sa mga magulang nyo, alam nyo na yung gusto ni Jesus, alam nyo na yung ayaw ni Jesus. Amen? Ganun yun. So ano yung mga gusto ni Jesus? Sige nga, isa-isa natin. Maging lalaki yung lalaki, ha? Tama doon. Yung babae, tunay na babae, di ba? Anong pinagkaiba ng lalaki sa babae? Ha? Yung lalaki, matapang, responsable, matalino, maniskatiya, magalak, ha? At dapat ang lalaki. Yung babae naman, ano? Ganun din, masipag, masuturin, kasawa, ganun yun. Shhh, walang kalokohan dito, ha? Ha? Walang kalokohan dito. Pero hindi daw ako, mga bata kayo, puro kalokohan na sa utak nyo, di ba? Kaya nga, kailangan kayo turuan, AJ, Alan J. Oo. Sa kahit sa akin dati, may mga ganyan din eh. Pinagalitan ko rin. Okay? Di ba? Basta sa inyo, sabi ko lang kanina eh. Natutuwa din yun, nasa Bible din yun eh. Pero, dapat responsable ha? Thanks, AJ. Alan J. Okay. So, ano ba yung mga gusto ni Jesus? Yan, mag-Bible. Diba? Yan ang gusto ni Jesus. Okay, kapitalan ka sa akin kanina. Yung mga bata, lumapit kayo sa akin. Ano sa palagay yung gagawin ni Jesus sa kanila? Bukas sa mag-fellowship sila, mag-aaral sila na salita ng Diyos. Ganun mo lagi. Okay? Eh, paano ko si Christine? Ang liit pa. Okay lang yan. Okay lang yan. Sabi sa church namin, okay lang yan. Maliliit. Ang pagtsagaan namin yan, mas gusto ko yan. Amen? Kaysa naman kung saan-saan yan. Maganda sa church yan. Ayun din, di ba? So, ganun din. Mga kasi nakita yung Donalyn, Jonah Nicola, Nicole, Ikatrina, Diane, Denise, AJ, Antoinette, si Lance, si Larry, si Miguel. Kasi nga si Miguel? Wala. Wala pala. Ito si ano, si Michael. Eh, wala. Ito si Alexis. Yan, Alexis. Alexis. Okay, so, maganda yung gusto ni Jesus, lagi kayo nga sa church. Diba? Ano yung mga ayaw ni Jesus? Yung paispangin, ano pa? Kalokohan, kapaskusan, diba? Hindi sumusunod sa magulang. Ano yung mga ayaw? Ano yung verse yung ina? Ephesians 6. 1. Ano yun? Okay. This is right. So, yun ang gusto ni Jesus. Kaya nga sa Bible niya, yun ang gusto ni Jesus. Amen? Kaya pag kayo, lagi kayong ka-fellowship ni Jesus, okay, anong mangyayari sa inyo? Tintino kayo. Maayos kayo, matutuwa sa inyo, magulang nyo. Gusto nyo ba yun? Opo. O gusto nyo, nauboysin sa inyo yung magulang nyo. Siyempre, gusto nyo natutuwa, parang meron kayong rewards, di ba? Bigyan kayo ng load, bigyan kayo ng sample. Ba mga sapatos, damit, di ba? So, gano'n. Okay, so, pero punta tayo sa kontrabida naman, sa kontrabida. Sino yung kontrabida kanina? Mga disipulo ba? Alam yung mga disipulo, yun yung madalas kasama ni Jesus. Ano yung sabihin nito? Makinig. Sino to? Alexis. David, tama? John Dave. Okay, makinig ka. Si Asher, nakikinig yun. Okay. So ano naman, ano yung mga gusto ni Jesus? Mabait. Ano ba? Masunurin. Yung lalaki. Ano yung lalaki? Magalang. Magalang. Ito
Tunay na babae yung babae. Ano pa? Sophia. Huwag magsisimangalin. Okay, ano yung ayaw ni Jesus? Kapalit na ba no? Ano yung ayaw ni Jesus? Magnanakaw. By sparkling. Bakla, tomboy. Ano pa? Bab? Ano ba? Ano ayaw ni Jesus? Mga bastos. Mga hindi masulunin. Ha? Okay, so ayun. So, kaya dapat lumapit tayo kay Jesus, malaman natin yung tama. Okay? So, ayun yung magbabible ka, makikinig ka, makikinig, okay, makinig. Kasi kahit andito ka, ano sinabi nyo andito ka, hindi ka na ikinig. Gusto ba ni Jesus yun? Ha, dyan din? Okay, tamo na. So, makinig ka. Oh, ito, balik pa siya. Si JL. Okay, kung kailangan natin ba yung part? Wife. Mas gusto ko yun eh. Masit ang verbal. Okay. So nasa na ako. Ngayon may mga kontabida. So ngayon alam na natin na dapat lumapit tayo kay Jesus. Diba? Ano lesson natin ngayon? Lumapit kay Jesus. Okay. Siyempre malalaman natin yung gusto niya at malalaman natin yung ayaw niya. Kung gagawin ba natin ayaw niya? Hindi. Yung ayaw niya pag alam natin, hindi natin gagawin. Pag yung gusto niya, nalaman natin, gusto talaga ng Jesus, ha? Yun ang gagawin natin, okay? So kasi paano yan? Ganito, may kontabida. Sino yung kontabida? Sa kwento natin, ikaw. Kontabida yung mga disipulo. Kasi meron, kasi alam niya, ganito yan, ha? Katulad ni Kuya DM nyo, nasipinatational nyo, sila tumutulong na sila kay Pastor, di ba? Pero hindi din nila alam lahat ng bagay, di ba? Pero kaya minsan, may mga dapat silang gawin, hindi nila ginagawa. At may mga dapat silang hindi gawin, ginagawa nila. Ganun talaga ang buhay, di ba? So, ganun din kayo. So, ngayon, kumunta sila. Eh, huwag niyo yung mabata, magbabaho yan. Kumulit kayo, huwag niyo lumapit kay Jesus. Eh, Jesus, hali ng mga hali ito eh. Si Jesus, di ba? Jesus ay Diyos, nagkatawang tao. Ano ba si Jesus? Banal. Walang kasalanan. Ano ba si Jesus? Hari ng mga hari, prinsipe ng kapayapaan, tapos lalapit ka mga mabantot na bata, nilaligo. Tama ba yun? Gusto ni Jesus yun eh. Pero mas maganda kung maliligo, di ba? Kaya ang naisip ko kanina, di ba nakita niya nakaka-busy pasto, di ba? Pwede ba next Saturday? Ha? Pwede ba next Saturday mag-busy kayo sa Mayos? Ha? Pwede ba yun? Diyan nag-uumpisa ang disiplina, ha? Alam ko eh, si AJ, napaklang ko eh. Kaya subukan natin ha, next week, maayos tayo para patuwa sa atin. Kaya na si Vincent, kaya na si Vincent. O diba, nakapuwenyo siya, di ba kasi nakashort. Next time ha, kung kaya na magpantalon, magsapatos, the best nga, okay? Okay, nandiyan din mga babae, mas maganda, nakapalda kung meron ha. Kung kaya niya, kaya lang. Sino maganda, di ba? Malayos ang damit, maayos ang bihis, maayos din ang spirito doon. Ganun yun. Diyan nag-uumpisa yan, okay? So, subukan nyo, ha? Basta tayo, may mga kontabida, okay? Hindi mahirap sana maglipon sa Diyos, eh. Di ba? Hindi sana mahirap lumapit sa Diyos. Kasi dyan na si Jesus, o, dilapit na ako, Bible daw. Sige, Bible tayo. Kaso, may kontabida. Alam mo yung kontabida? Ano'y ginagawa ng kontabida? Ha? Humahadlang, di ba? Ang ganda na ito. Muna tayo kay Jesus. Uy! Huwag kayo pumunta! So, anong gagawin natin? Pag may kontabida, tatakbo. So, ano nangyari sa kwento? Alala nyo kanina? Sabi ni Jesus, forbid them not. Huwag yung pagbawalan yung mga batang lumapit sa akin. Dahil nasa kanila ang kaharian ng Diyos. Nakita nyo yun? So, ganito pala. Pag may kumukunta sa inyo, handaan nyo lang. Ano? Tumawag kayo kay Jesus, Lord, kinokonta kami itong tao to. Huwag niyo agad pagalitan kasi baka nanay niya, tatay niya, kuya niya, huwag niyo pagalitan, ha? Pero sabihin niyo lang sa kanya, ate, kuya, nanay, tatay, dapat, ang sabi ni Jesus, ang gusto ni Jesus, lumapit tayo sa kanya. Antonet, di ba? Antonet, anong gusto ni Jesus? Mabait, ano pa? Matapat, very good, di ba? Pero sabi ko rin na, lumapit kay Jesus.
Kasi nga, bago mo malaman nyo, paano mo malaman kung ano yung gusto ni Jesus, lumapit kay Jesus. At nangyayari yan sa church. Yan, pag nag-aaral tayo sa salita ng Diyos. Unti-unti lang yan, mga bata pa kayo ngayon. Pero pag nasanay kayo, ah, yun pala gusto ni Jesus, eh, yun pala sa bakla. Eh, may bakla dito eh. Tapos lalaro daw kami na po, tumangbungan na. Hindi kalaro yan, yun dapat kalaro yan mga yan, okay? Ganyan yan, yan makakabuti sa inyo. So, isa lang yun sa mga paruntunan nyo. Ano pa, ang dami, mag-aral pala, dapat matalino, masipag pala dapat. So, yun lang. So, ngayon, witi ko ha, pag may kalaban tayo ngayon, anong gagawin nyo? Pwede, sumpo. Pwede mo sumpo, or alalahanin mo yung sinabi ni Jesus, sasabi ni Jesus, gusto niya, lumapit ka sa kanya. Okay? So, pag may humahadlang, kung sino man yan, tatay natin, gusto niyo, nay, tay, sabi ni Jesus, gusto niya lumapit ako sa kanya. Okay? Dahil niya yun, ha? Pag may humahadlang, nay, ba't niyo, ano, magbabawalan, kasi may kilala kami gano'n. Nakakalungkot, naiiyak na ako eh. Alam niyo kung bakit? Kasi yung anak niya gusto umatin sa church. Yung anak niya gusto mag-Bible. Tapos yung magulang, sabi niya, nagdadahilan, nagsisinungaling pa. Di ba? So nakakalungkot. Pero again, mga bata, sabi dyan, obey your parents, di ba? Pag sinabi mo, okay umatin, okay umatin. Pero mag-pray kayo. Okay? Mag-pray kayo. Sabi niyo, Lord, mas maganda, sabi doon, gusto ni Jesus, lumapit kayo sa kanya. So sabihin mo sa kanya, Lord, gusto mo lumapit ako sa inyo, Lord, tulungan mo ako. Meron yan, okay? Intindihan nyo? Intindihan nyo? Ano gagawin nyo pag may humahadlang? Lumapit pa rin kay Jesus. Yung humahadlang, sabihin nyo lang, ang gusto ni Jesus, lumapit ako sa kanya. Nanay, tatay, kung sino man yan, nanay, tatay, gusto ni Jesus, lumapit ako sa kanya. Ganun lang, mga konsensya yan. Oh. Tapos ha, iaalam na kayo, papayagan kayo. Okay? Ganun ang lesson natin ngayon. Maganda na lumapit kay Jesus, huwag nyo kahayaan na pagbawalan kayo. Okay? Kaya pag pinagbawalan kayo, siyempre, magulang kayo, sumunod kayo. Pero, again, mag-pray. Ha? Diyan, Dave. Mag-pray. Tapos magpaalam na maayos. Dahil gusto kong umatin ulit kasi may games kami doon. Tapos nakikilala namin si Jesus. Bata pa kami, tatalino kami, di ba? Si Jesus ang tagapagligtas, si Jesus ay yun, Diyos. Ang hari ng mga hari, di mo gusto makilala yun? Sino gusto yung makilala? Sikat. Ayan, maganda. Sino gusto mong makilala sa Vice Pangit? Yung iba gusto, pero what? Diba? Baka marag gawin ko sa inyo, di ba? So, ayan. So, yun lang tayo muna ngayon. Sabi ng Panginoon, si Jesus, lumapit tayo sa Kanya. Okay? Gusto niya yan. Ngayon, huwag natin pagbawalan yan. Tsagayin natin yung mga bata. Nakakaintindihan yung pala yung next na point ko, ano? Bakit nga gusto lumapit sa kanya? Ngayon, mga bata pa yun, hindi na maintindihan si Jesus. Palagay nyo? Sa palagay nyo, lumalapit yung mga bata kasi hindi nga naintindihan si Jesus o naintindihan nyo si Jesus. Kayo ba gusto nyo lumapit, hindi nga naintindihan? Hindi ko maintindihan si Pastor, eh, ako na dyan, di ba? Pag hindi nyo naintindihan, pero pag naintindihan nyo, ay, boy, Bible doon, ano si Jesus, may games, tatalino pa ako, eh gusto ko doon, di ba? Gusto ko gano'n. So kaya, I believe, gano'n na gano'n din si Jesus. Naiintindihin niyo ba si Jesus? Pwede niyo makilala si Jesus. Kaya yun, gusto niya lumapit tayo, kahit mga maliit, sabi nga doon, sanggol eh. Hindi naman sanggol na sanggol yun, pero katulad din, si Christine. Ang masaya ako dito si Christine, kahit pa paano, hindi niya ako naiintindihan, di ba? Pero nasa church siya. Pinapaganda doon. Eh? At pag ginanahan yung nanay niya, at least nakabihis nga si Christine. Eh. Talo pa kayo ni Christine. Eh. Tama ba, Christine? Okay, may tanong ba, mga bata? Okay, so ito yung ating every Saturday po, 9:30, dito tayo. Ah. Mag-aantay salita ng Diyos para makilala niyo ng gusto ng lubos ang Panginoon. Amen? Yan naman pag kilala niyo si Jesus. Natalino kayo. Pag alam niyo yung gusto ng Diyos, alam niyo yung dapat niyo gawin sa buhay niyo, di ba? Mapapabuti kayo. Okay? So yun lang, may question ba? Diyan na ba? Ay, naman po. So, naiintindihan ko yung ba, hindi maintindihan lahat ng bagay, ha? Pero okay lang yan. The more na, okay. Intindihan ba? Intindihan?
Okay, next time, see you ulit ha, next week. Si Brother James naman, okay? Sino gusto niya? Si Brother James or Pastor? Pareha! Ah, pwede nga. Okay, si Brother James, may hindi ito eh. Maka next time nga. Sir James, si Sir James. Okay, tsaka si Kong Jamie, Kong Jana, okay? So, wala na tanong, kasi this time, we pray, ha? Pakisabahin ko yung Bible, pakibalik kayo ko yung mission na may, ha? Amen, amen. Nag-pray muna tayo. Lord, Panginoon, maraming salamat sa katapos na exhortation, Panginoon, na wow, mga kabataan ito, Lord, maintindihan nila, makilala kami ng Diyos, mahalin ka nila, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, lumapit kami lahat sa iyo, Panginoon. Sa iyong esensya, Panginoon, alamin namin yung gusto, ang gawin namin, yung mga ayaw ng Panginoon, palapit namin, at iwasan namin, Panginoon, yung mga masama. Panginoon, sa beses, mga kabataan, Panginoon, pili namin sa nila, sila po, ang mga kanilang future, ang mga mahihipos na isipan, at hindi sa kanila, Panginoon, ang pagtulog. Meron nga ba ulit sa parang naibisan ng Panginoon, ang pili ko dito sa kanila, ang ay po yung pray ko, Panginoon, para mag-sutor sa gawain mo, at lingkod ang dapat, Panginoon, at effective mo na. Alam po, Lord, ang pili sa bawat isa, mga sa nasa presensya ng bawat isa, sa amin na fellowship ng Panginoon. Jesus, can we pray? Amen! Ay, naalala ko na yung pagkain ba? Pagkain ba? Ah, sige, mag-pray mo namin tayo ng pagkain. Pero gusto ko sabihin, yung may ano daw, yung pwede na mag-recite kay Ma'am Mehan, mag-recite pa kayo, may points yan, ha? May reward yan. Okay, kay Ma'am Mehan, ha? At this time, mag-pray muna sa pagkain si Kuya Christian. Okay, let's pray. Ma'am Mehan, balik niyo sa akin yung Bible, ha? Hindi, mag-pray tayo sa pagkain. Pagbigay po dito. Next week, dadalhin niyo po yung Bible niyo. Okay? Sino pa walang Bible dito? Sina, ay, sina, ano, no, wala pa kayo wala, no? Sina, wala ba? Wala pa. Wala ka ba ni Paul? Wala ka ba ni Paul? Sige, sige. Sige. Bigyan na lang kayo ni Ma'am Mehan. Excuse me.